Amen. Isang malakas na talakpak po para kay Lord. God bless po ba tayo sa ang ganda ng awit? How great is our God? Bago po tayo magsisimula, let us pray. Lord, marami pong salamat sa binigay niyong araw na ito, panibagong buhay, panibagong umaga. Marami pong salamat sa binibigay niyong kalakasan, binibigay niyong biyaya at kalakasan para sa amin. Babalik po namin sa iyo by means of giving you glory. In Jesus' name we pray. Amen. My topic is for a good reason. Bawat bagay ay may dahilan. Hindi po ba? Yes. Ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kung bakit tayo nandito sa bansang Espanya, hindi po ba? Yes. Kung bakit tayo nandito sa loob ng church, may dahilan. Yes. Para purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 16:4, "The Lord made everything for its purpose, even the wicked for day of disaster." Ang lahat ay nilikha ng Panginoon ay mayroong layunin o dahilan. Kahit nga daw po ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Pero bago po yan, naalala ko po sabi ni Brother Aladdin. Dahil dito po ako, para daw po hindi ko makalimutan, hindi daw makalimutan. Kaya nga, pagbalik ko lang, ninenervous ka ako. Dito nga po ako. Maniniwala ako kay Brother Aladdin. Ito nga po yung nisisir ko, tungkol nga po dyan sa Proverbs 16 verse 44. Sabi po yan, ang anak ko pong panganay ay nakagraduate last June 27. Nandun po ako, nagbakasyon, kasabay na po ng pagkawala po ng nanay ko. But it's my chance to give dito po ngayon para po magpasalamat po sa inyo sa lahat ng tulong ninyo. Umuwi po ako dahil nga po kasabay mo nag-graduate yung anak ko. Pero bago po siya mag-graduate, nag-apply na siya. Alam mo naman po yung mga bata ngayon, very eager silang makapagtrabaho. Nag-apply po siya, hindi pa siya graduate. Ngayon, ang dami na pong tumatawag sa kanya. Sabi ko, isang buwan lang ako dito, sabi ko sa kanya. Bigyan mo naman ako ng chance na magkasama tayo, sabi ko, huwag ka munang magtrabaho. Pabayaan mo muna magkasama tayo kahit ilang araw lang, ilang linggo. And then po, dahil malapit lang po kami sa Clark, maraming trabaho ang nakano doon sa Clark, Pampanga. Pinakinggan naman po ako ng anak ko, sabi niya, sige mama, sabi niya. Hanggang nung nakaalis ako, nag-iantay siya. After a week, pag nandito na po ako, sabi niya, sinisip ako eh. Sabi niya, ikaw kasi mama, hindi ko na ako pinapasok ngayon, walang nagtatrabaho, hindi pa ako makapagtrabaho. Magandahin ka lang, sabi ko, Lord. Si Lord ang bahala sa iyo, sabi ko sa kanya. And dahil one week, nainip siya, so pumunta siya, magtuturis siya sa Dubai. But sabi ko sa kanya, sabi namin ng daddy niya, ang lahat ng ito, kung balot ng Panginoon, kung makakaalis ka, si Lord ang lahat ng may plano, sabi ko sa kanya. Alam niya naman po kung paano makapag-tourist sa Dubai. Mahirap po. Minsan, sa bansa namin, mahirap. Yun nga po ang nangyari sa kanya. Hindi naman po siya, dahil hindi nga po siya nakahalis, medyo ano yung anak ko. In that time, kailangan niya ng support, moral support galing sa aming mga magulang. Sabi namin sa kanya, di ba sabi namin sa'yo, bago ka mag-apply sa ganyan, be ready. Kung ano ang kaloob ng Diyos, yun ang tatanggapin natin. Kung makalis ka, salamat.
Kung hindi ka makalis, okay lang. May pag-asa naman. Meron pang panahon. Sabi ko po sa kanya. Hanggang sa hindi nga po siya nakaalis, yun na nga po, very, ano siya, yung mahiya siya. O sabi ko, huwag kang mahiya. Eh, wala yan, sabi ko. Lahat ng yan, plano ni Lord. Hanggang nga po, after 2 days, nang pag hindi po niya nakaalis. Pero bago po siya aalis, na-interview po siya dun sa dalawang company. Meron na po siyang pagpipilian, yung Singapore Airlines at saka BDO. Na-interview po siya, first interview. Pero meron na po kasi siyang ticket, kaya ipupostro na niya yung pagpunta ng Dubai. And then, kaya nga lang po, hindi siya nakaalis. After 2 days, nagkaroon siya ng final interview. Yan nga po, pumasya siya sa BDO. Diba, sabi ko sa iyo, lahat ng yan ang may plano si Lord. Kaya nga po, sabi ko sa kanya, i-ano na natin yan. Talagang siguro kalong ng Panginoon na dito ka muna mag-stay. Sabi ko nga po sa kanya. Sabi nga po dun sa... Sabi nga po sa Proverbs, sa Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am with your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. So sa kasalukuyan po, nakayos na lahat ng papel ng anak ko. Meron na po siya, may destination na po siya kung saan siya magtatrabaho. Doon po sa main branch ng BDO. Kaya nga po, thank you Lord for your glory. Thank you Lord for your blessing. Kaya po, bago po ako magtatapos, ito lang po ang... Meron lang po akong isang quote. Ito lang po. Everything happens for a reason. So don't question the process. Amen. Trust it and be patient. Yes. Di po ba? Amen. To God be the glory. Forever and ever. Amen. Amen.